wala nga pong kaduda-duda mga kapatid na ang kupunan ng Los Angeles Lakers ay talagang nahihirapan ngayong season. Malayong malayo nga po sila sa dati nilang anyo na pang-championship team. At ang nakakalungkot pa nga nito, eh pwede pa silang malaglag o hindi makasama sa playoffs. Napakalaki ng tsansa po na iyan ang mangyayari sa kanila. Kahit pa nga napakasaklap ng nangyayari sa Lakers ngayon, eh napakaganda naman ng nilalaro ni LeBron mga kapatid. Uma-average nga po siya ngayon ng 29 points, 7.9 rebounds at 6.3 assists sa kada laro. Malamang wala nga pong magdududa na maganda ang nilalaro niya. Pero sa kasamang palad, eh tila hindi nga po napapakinabangan ng Los Angeles Lakers ang magandang laruan ni LeBron. Kahit hirap na ang Lakers team, eh meron pa ngang nag-uudyok na dapat na nga daw i-trade itong si LeBron sa ibang team. Walang dudang si LeBron mga kapatid ang best player sa team na ito. Kaya kapag itinrade nila ito ngayong offseason, eh malamang sa malamang mas lalong malalagay sa alanganin ang kanilang prangkisa. Dito na, pumasok si Shaquille O'Neal at walang alinlang ang sinabi. At nagbanta pa kung ititrade nga daw nila si LeBron. Papanghas nga po ang salita ni Shaq na kapag nga daw itinrade siya ng Lakers. Ipinigurado nga daw na pwedeng hindi na sila manalo muli ng kampinato. Marahil hindi na nga unstoppable si LeBron sa loob ng court. Katulad nung nasa Cleveland pa siya. Pero still siguro naman nasa top 5 player pa rin siya. Ano? Kaya malaking kawalan nga po ito para sa Lakers pag nagkataon. Dumako naman tayo dito sa Brooklyn Nets mga kapatid, dito kay Kyrie Irving. Sa pag-uumpisa pa lamang ng season, eh napakaganda nga po sana ng nilalaro ng Brooklyn Nets. At kita naman nga po ito dahil sila pa ang nasa top seed. Pero nang dahil ayaw pa rin magbabakuna ni Irving kahit anong pilit nila. At lalo pa nang matrade nga si Harden habang injured pa si Durant. Dito mas lalong nagsunod-sunod ang kamalasan na inabot ng team. Ayon pa kay Mayor Adams ng New York City, eh malamang ito po ay magbibigay ng maling impresyon sa mga empleyado kung papayagang makapaglaro si Kyrie sa Brooklyn. Meron nga po kasing lumabas na balita na mga kapatid na pwede sanang payagan si Irving na makapaglaro ng full-time. At sobra nga ang tuwa ni Irving nang malaman niya ito. Pero ngayon malamang tila biglang nawalan ng pag-asa si Kyrie dahil tila magbabago na ang isip ni Mayor dito. Tiyak na naguguluhan ang pamunuan ng Brooklyn Nets ano dahil inanunsyo na nga po sana ito pero babawiin rin pala. Ang mga hindi nagpabakuna na mga manlalaro na kalaban ng Nets ay allowed po na maglaro sa Brooklyn. Pero nang dahil nga si Kyrie ay nakatira sa city ng Brooklyn, eh kailangan niyang sundin ang rules nila. Ang mas magulo pa nga nito, eh allowed naman siya na pumunta sa mga laban ng team nila sa Brooklyn. Pero sa paglalaro, eh hindi. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid!